Kiss your fears goodbye. What are the objects of our fears? Ano po ba yung mga madalas kinakatakutan? Among many, and very ironic, one of the objects of fear is God. The first instance of fear recorded in the Bible is not fear of the serpent. It is not fear of the devil. It is fear of God. Si Adam and Eve, nung sila po ay nagkasala, sinuway nilang utos ng Diyos, nakinig sila dun sa ahas, kinain nila yung forbidden fruit. Anong naging bunga? Nung dumating ang Panginoon upang makipagniig sa kanila, sila'y natakot at nagtago. Sabi sa Genesis 3:8-10, dahil tinatawag sila ng Panginoon, "Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, 'Where are you?' He answered, 'I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid.'" Nakikita po natin na ang Panginoon ay nakikipagniig sa kanila, subalit sila dahil sa kasalanan ay lumayo, nagtago. Sa halip na matuwa sila at sumalubong sa Panginoon, o ang Panginoon ay lumalapit, sila ay lumayo at nagtago. Sabi niyang lalaki, "Natakot po kasi ako dahil ako'y hubad, kaya nagtago ako, at pati na rin yung babae." It is interesting to note that before the fall, before the sin was committed, they were not afraid even of the serpent. Hindi sila takot, nakipag-usap mabuti. Hindi sila takot kahit saan at kahit kanino. Subalit, nung nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng takot. Sinners fear God. Sinners will have to fear God. Why? Because God is truth and God is judgment. The truth and judgment, they are all part of God. Kaya nakikita po natin, sin brought about guilt, fear, and distance from God. Ang tao nagkakasala, hindi lang nagigilty, nagkakaroon ng takot sa Diyos, at nalalayo, lumalayo, nahihiwalay. In fact, this is the meaning of what it means to die. To be separated from God. Sabi sa Bible, the soul that sins, it will die. At sinasabi rin very, very clearly sa Bible na sabi ni Lord, the day that you eat of the forbidden fruit, you will surely die. So anong nangyari? Physically, patuloy pa rin silang nabuhay, but they spiritually died. And one of the evidences is that they grew distant from God. Lumayo sila. Sino pa po at ano pa ang objects of fear? Satan and evil spirits can be objects of fear, although hindi dapat. Pero in a misplaced way, nagiging object of fear. Sinners fear Satan and evil spirits. Why? Because Satan terrorizes those who befriend him. Baligtad siya. Habang kayo nakikipagkaibigan, nakikipagrelasyon, lalong sisirain, lalong guguluhin, lalong pahihirapan. Kaya naman yung nakikipagmabutihan sa kanya, lalong natatakot. Those that live in sin, live in fear of demonic harassment. Nagkakaroon ng mga landing ground, nagkakaroon ng handle. Ang tao ay nai-influence, nadideceive, oppress. Nagkakaroon ng demonic presence in people's lives and sometimes a demonic occupation of the body of a person. Kaya in the presence of God and God's glorious presence, yung mga iba na may mga spirit na e-expose because they cannot stand the glory of God. Evil spirits will have to flee. They will have to go when the glorious presence of the Lord Jesus is there. Kaya hindi katakataka na kung minsan sa mga very spiritual activities, nagkakaroon ng manifestation of a presence. Hindi naman ibig sabihin, nagwo-worship siya, bigla siyang napossess. Bakit ka mapopossess? Eh, nagwo-worship ka kay Lord. Dati nang meron, dati nang kargado, kaya lang, nung mapalapit sa Diyos, at yung nandun ang presensya ng Diyos, na-expose. At para mawakasan, yung presensya ay kailangan madil. It can happen. Those that live in sin, fear both God and Satan. Doble ang pagiging lugi. Those that live in unrighteous ways, live in a doubly disadvantaged and handicapped and destroyed ways. Nakikita po natin yan. Kaya kailangan malinaw na malinaw sa atin yung cause of fear, and that is sin. Ano pa po? What is another object of fear? Fellow humans. Take note of this. The good fear the bad. Pagka ikaw ay mabuti, natatakot ka rin sa masama. Baka gawin ka ng masama. But the bad
fear both the good and the bad. Kaya doble ang lugi nung magiging masama tayo. Pag ikaw ay mabuti, kung minsan ikaw ay natatakot sa gawain ng masama, pero hindi ka naman natatakot sa kapwa mo mabuti. Pero yung masama, takot na sa kapwa niya masama, takot pa sa mabuti. Doble ang pagiging lugi. Bakit? Halimbawa, ako'y sinungaling. Marami akong kasinungalingan. Takot ako dun sa mabuti o sa kabutihan o sa katotohanan dahil baka ako ma-expose. Pero takot din ako sa mga iba pang mga kasinungalingan. Kaya nga sabi nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa, magnanakaw. So yung mabuti, may kinakatakutan din siya yung masama dahil baka gawan siya ng masama. Pero yung masama, takot na siya sa kapwa niya masama. Takot pa rin siya sa mabuti. Wala siyang peace of mind. The bad suffer twice as much. Ano pa ang isang object of fear? Animals, plants, and other living creatures. Misa, naglalakad ka sa gubat, sabi mo, baka kumakain ng tao itong halaman na ito. Bigla akong lunukin. Takot ang mga tao sa ahas, sa mga leon, mga tigre, sa germs, sa bacteria, kaya maliit, kaya malaki, ang dami-dami nating takot, while God has given man dominion over all of this. Kaya lang, dahil na naman sa kasalanan, nasira ang mga original plans of God for us, nagkaroon ng space for a lot of things like this. And another object of fear, of course, is nature and natural processes. Earthquakes, for instance. Yung mga iba, ayaw nilang tumiyak sa high rise dahil baka lumindol. Takot sa tidal waves, sa mga bagyo, sa mga kulog at kidlat ang mga tao, at marami pang in-betweens. To make a long story short, brothers and sisters, the main divisions of objects of fear are good and evil. Yung mga bad, takot sa good. Yung evil, takot sa good at takot din sa evil. And one of the greatest sources of fear is actually the result of sin, which is death. Spiritual death and physical death. Takot na takot tayong mamatay. Kaya tayo takot sa mga sakuna, takot tayo sa disgrasya, takot tayo sa aksidente, takot tayo sa sakit, kasi baka tayo mamatay. Kung nakakataya ka lang na kahit magkagiba-giba ang aeroplano at magka-crash-crash, eh hindi ka rin mamamatay, hindi ka rin siguro matatakot. Kaya lang tayo takot, takot tayong mamatay. Kaya ka natatakot maghirap, baka ka magkaroon ng sakit, hindi ka man lang makabili ng gamot, natatakot ka rin mamatay. Tingnan ninyo, kung tayo'y hindi takot sa kamatayan, gaano karaming takot ang mawawala sa ating buhay? Ang dami nating takot dahil takot tayong mamatay. Takot tayo sa pain. Pain of pain. Yung literal na pain. Ayaw nating masaktan. Kaya iba, Lord, kung mamamatay naman ako, pwede ho bang nahiga na lang ako, nakatulog at nakangiti at yun na. Okay lang. Ayaw ninyo nung nagkakaputol-putol, yung kinakain ng leon, di ba? Nung nagkasunog-sunog. Ayaw natin ng pain. Fear of pain. Fear of poverty. Bakit ang mga tao ay takot maging mahirap? Kasi baka hindi sila mag-enjoy sa buhay, baka hindi sila magkaroon ng magandang life. Fear of weaknesses. Why? Because we like to be strong, we like to be productive, we like to be happy. Many people are afraid of insignificance. Ayaw nila nung hindi sila sikat, ayaw nila nung hindi sila makilala. And there's a fear of the pain of loss. Kaya bantay ka ng bantay ng taong mahal mo, bantay ka ng bantay ng bahay, mga gamit, alahas na mahal mo. Kasi ayaw mo yung pain of losing what is valuable. And the pain of aloneness. Kaya mga tao, kahit na halimbawa magkasala, huwag lang malungkot mag-isa, malibang lang. Because of the fear of aloneness and the fear of sorrow. In fact, this has been so twisted that many people have already developed horrible phobias. Yun talagang wala na sa lugar na fear. Takot. Marami tayong mga phobia, merong hydrophobia, takot sa tubig, merong claustrophobia, takot sa mga enclosed spaces. Meron pang takot sa number 13. Alam niyo ba ang tawag doon? Triskaidekaphobia. Merong mga takot sa mangungutang. Hindi po yan phobia, intelligence. But the point is, people have phobias. Nakakahirap mabuhay yung merong kang phobia. Merong mga tao, ipapasok mo lang sa two-door car, pag nandun siya sa backseat, takot na takot, hirap na hirap ang loob. At merong mga tao, takot na takot sa apoy. Maraming fears. Takot sa pusa. Merong takot sa kung ano-ano pa. Of course, we know that this doesn't come from God. Fear doesn't come from God. Ang pinakamadalas nga niyang ulitin na sentence, lalo sa New Testament, fear not. Don't be afraid. Now, what are the sources and causes of fear? Tinignan natin yung objects of fear, yung kinakatakutan. Anong pinagmumulan ng fear?
Of course, we have already said sin and our fallen nature. For those who are not yet saved through the blood of Jesus, the cause and source of fear is sin and the fallen nature. Matatakutin kasi nasa kasalanan. Matatakutin kasi hindi pa nahahango sa kadiliman. Matatakutin kasi hindi pa natatapunan ng liwanag. Matatakutin kasi wala pang Kristo sa kanilang puso. Ngayon, paano naman yung mga Kristiyanong matatakutin pa rin? Ang dahilan naman yan, sin pa rin. And distance from God. Distance from godliness. Savior nga si Jesus, pero hindi sinusunod na Lord. At dahil doon, malayo ang agwat. Siyempre, kung kasama mo si Lord, malapit kang naglalakad, kasunod niya halos, kadikit, nakahawa ka sa kamay, kahit anong pumaligid sa'yo, kay Leon, kay Tigre, eko tatakot. Keka pa. No? Pagkatapos, kung ano-ano, kay Lumindol, kumidlat, katulad ni Peter, si Lord ay naglakad sa tubig, sabi ni Peter, Lord, payagan niyo po akong lumapit sa inyo. E tubig, bumabagyo, malakas ang hangin. Sinabi ni Lord, sige, halika. Si Pedro mula sa bangka, alam nyo, yung paa niya, yung unang paa, itinapak niya sa tubig. Mas mahalaga yung hakbang na yun ni Pedro mula sa bangka sa tubig kesa sa hakbang ni Neil Armstrong patungo sa buwan. Kasi yung buwan, hindi ka naman lulubog. Napag-aralan na nila yun na kahit tumapak ka, hindi ka lulubog. Pero yung tatapak ka sa tubig, grabbing faith. Pag malapit tayo kay Lord, nawawala yung fear kasi ang lapit niya eh. Pero subukan yung sabi ni Lord, halika na, sige ho, mauna-una na kayo. O lumiko na tayo sa kanan, ah, dito muna ho ako sa kaliwa, maganda kasi ang tanawin. O sabi, halika na, umakyat na tayo, ang hirap naman ho, doon na lang ako dadaan sa iba. Oras na lumayo, nang lumayo, nang lumayo, yung presensya ng Panginoon, palaki ng palaki ang ating mga takot. Parang mga anak, habang kahawak ang magulang, kahit ang magulang niya ay hindi Superman, kahit hindi si Darna, pagkakasama yung tatay at nanay, talagang secure na secure eh. Pero pag mapalayo-layo lang, subukan niyo sa mga mall, yung mga batang nawawala ang nanay, talagang igiiyak, natatakot. Lalo na tayo, pag malayo tayo sa Diyos, dumadami ang ating mga fears. Kaya lang, merong deception. Hindi natin agad naiisip. Hindi natin agad nauunawa na kaya pala tayo nagiging matatakotin, malayo tayo. So, sin and distance from God. The farther from God, the nearer to fears. Yes, the farther from God, the nearer to fears. At ano pa po ang isang cause and source of fear? Wrong focus. Maling tinititigan, maling tinitingnan. Focusing on evil more than on God. Focusing on distractions more than on God's restoration and presence. Focusing on darkness rather than on the light. Ganyan ang nangyari kay Pedro. Pinayagan ni Lord na lumapit sa kanya. Nasa bangka sila Pedro. Si Lord naman nasa tubig, nakatayo sa tubig. Si Pedro ay humakbang ng unang paa. Ang pangalawang paa, inihakbang pa rin, tapos lumapit siya sa Panginoon. Subalit may nangyari. Napatingin siya sa malalaking alon. Napatingin siya dun sa hangin na may mga dalang tubig na umaalimbukay na ganyan sa himpapawid dahil may bagyo na puno ng takot ang kanyang puso. Bigla siyang lumubog. Bakit siya lumubog? Hindi dahil nakatungtong siya sa tubig. Dahil kanina pa nga siya nakatungtong sa tubig, ba't di siya lumulubog? Lumubog siya dahil nawala ang kanyang pagtitig sa Panginoong Jesus at napatitig siya sa problema. Sa buhay din mga kapatid, pag tumitig kayo sa problema, madalas lumulubog tayo. Kaya yung iba nagpapakamatay. Kaya yung iba nawawala ng pag-asa kasi ang tinititigan nila yung problema. The problem, not the solution, who is the Lord Jesus Christ. People look at the sickness, not at the healer. People look at their poverty, not at the supplier of our needs. People look at errors and not at the one who can correct our errors. Peter focused on the waves and the wind. He went under. Kasi sabi niya, Lord, help me, I'm sinking. At inabot siya ni Lord. Sabi Lord, pambihira naman yan. Aranasan mo na ngang maglakad eh. Sa iba ka pa tumingin. Marami pong beses nangyayari rin yan sa ating mga tao. Naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos. Napatunayan na natin ang kanyang kagitingan, ang kanyang pagmamahal.
Pero ano, dumarating mga panahon na nalilimutan natin yun. And we focus once more on our old-fashioned problems, on our old-fashioned situations. Ang nangyayari, we lose sight of God's power. Wrong focus. Wrong focus. Another source and cause of fear is ignorance of God. Ignorance of God's promises. Ignorance of God's empowerment. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Ang aking mga mamamayan ay winawasak ng ignorance, kamangmangan, kawalan ng alam. So dapat kilala natin ang Diyos. Alam natin ang kanyang mga pangako. Alam natin ang kanyang kapangyarihan at alam natin kung paano gagamitin ito. Isa pa po, is God's answer to people's fear. Oh yes, there are objects of fear. There are causes of fear. But what does God say about fear? Madalas niyang sabihin, fear not, huwag kayong matakot. Do not be afraid. And of course, isang-isang dapat nating maalala na sagot ng Diyos, overcome fear of God by being rightly afraid of God. Ano yan? Parang magulo. Kung ang takot natin ay sa Diyos, takot tayo sa Diyos, dapat din hindi tayo takot. Yung takot na parang nanginginig, nangangamba na pag dumadating ang Diyos, lumalayo tayo, umaalis tayo, parang si Adan at si Eva na dumating ang Diyos, nagtago, umiwas. Hindi tama yung takot na yon. And that kind of fear can be overcome by having a correct type of fear. At ano yon? Fear to the point of obedience. Pag sinasabing matakot ka sa Diyos, hindi takot na nanginginig, umiiwas, nangangamba, kundi takot na may pitagan, takot na may paggalang, at may takot na dahil tuloy doon, tayo'y sumusunod. Sa Exodus 20 verse 20, Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." So yan po ang tunay na dahilan kung bakit gusto ni Lord meron tayong fear, meron tayong takot sa Kanya para tayo umiwas sa kasalanan. Hindi para tayo umiwas sa Kanya. Kung minsan merong isang binatilyong naninigarilyo, masasalubong ang magulang, iiwas, liliko, sa magulang umiwas, imbes na yung sigarilyo, ang iwasan. Baligtad. Yung gumagawa ng mali, umiiwas dun sa tama kung ayaw niyang isurrender, ayaw niyang i-give up yung mali. At sabi ni Moses, huwag kayong matakot sa Diyos. Kasi natatakot yung mga Israelites, eh, dumarating ang Diyos, dumadagundong ang bundok, may mga apoy-apoy, usok-usok, natatakot sila. Sabi ni Moses, tinatakot kayo ng Diyos at nasagayon ay kayo sumunod. Kasi kung wala kayong katakot-takot man lang, wala kayong pitagan, wala kayong paggalang, susundin nyo na lang lahat ng ibig nyo, lahat ng maisipan nyo, at marami dun ay tiyak na mali. Mga magulang, di ba hindi naman tayo mga halimaw? Pero madalas tinatakot-takot din natin ating mga anak. Nagagalit-galitan ka kahit hindi ka naman totoong galit para sumunod. Kasi kung lagi ka na lang nakangiti at cheerful, hindi ka pansinin. Pero pag may hawak ang latigo o shotgun, naku, behave. Kaya kahit naku, minsan hindi ka naman totoong galit, hindi talagang nagpo-project ka ng galit para sumunod. Ganon din si Lord, hindi naman siya galit sa atin eh. Ba't naman siya magagalit? Galit siya sa sin. At yung mga nagko-commit ng sin, nakakaranas siya ng pagpalo para matakot. Hindi para mangamba pag nandiyan ang Diyos, kundi para matakot sa kasalanan at iwasan yung kasalanan para matuwa pag dumarating ang Diyos. Sino ang dapat iwasan? Yung kasalanan o yung nagtutuwid? Siyempre yung kasalanan. Pero yung ayaw ituwid, ang iniiwasan niya, yung nagtutuwid. Kaya ayaw magpa-counsel, ayaw makipag-usap, ayaw magpa-deal, kasi gustong patuloy na mamuhay sa katigasan ng loob. Kaya sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Makapangyarihan ang Diyos, nagpapaulan-ulan ng mga kidlat-kidlat, meron biglang nagkakaketong dyan ng mga rebellious people, meron dyan na biglang kinakain ng lupa, biro nyo, bumuka yung lupa, ang daming tao kinain at sumara uli, kinain buhay ang mga tao in the presence of the whole congregation. And even in the New Testament, itong mag-asawang Ananias and Sapphira, nandaya sila sa offering, bigla silang namatay. Bigla silang natumba at namatay sa harap ng congregation during the worship.
Ipinapakita ng Panginoon na hindi siya dapat at hindi siya pwedeng biru-biruin. And of course, that fear is meant to keep us from sinning. Deuteronomy 6:24. That's why the Lord our God demands that we obey His laws and worship Him with fear and trembling. And if we do, He will protect us and help us to be successful. Kailangan eh, pag yung utos ng Diyos mo, nanginginig pa ang pagsunod. Proverbs 16:6. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Dahil sa takot sa Diyos, iniiwasan ng tao ang masama. Hindi yung Diyos ang iiwasan para patuloy na makipagmabutihan sa masama. Kaya marami mga tao, pagka ang buhay nila ay nakalublob sa kasalanan, ayaw mag-church, ayaw mag-Bible study, ayaw mag-worship. Abala sa kanilang lifestyle. Ayaw nilang mag-guilty. Ayaw nilang mapaalalahanan. Meron pa, hindi na ako mag-church dyan. Bakit naman, no? Sinabi mo siguro sa pastor na istorya ko, no? Bakit ako ang pinipreach niya? Pag tinamaan kayo, pasalamat kayo. Ang Diyos ang tumudla sa ating puso. Ang Espiritu ang tumama at nang sa gayon tayo matauhan at nang sa gayon tayo magbago. Hindi para tayo magtampo. Hindi para tayo umiwas. Pasalamat. Pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, sasabihin mo, Lord, salamat. You really love me. That you care for me. That you bother to even minister through a church, through a pulpit, para ako mapaalalahanan. And the amazing thing about God's Word is this. May libu-libong nakikinig. Bawat isa akala niya, siya ang tinutukoy. Yun ang pag-a-apportion. Yun ang pag-proportion. Yun ang pagpaparte. Yun ang pagmumudmud ng Espiritu, ng salita ng Diyos to every person. Ginagawa niyang personal ang application. So, overcome fear of God by being rightly afraid of God. Therefore, avoid having to fear the truth by living in it and by living by it. Alam niyo, merong isang nakakatakot sa buhay. Talagang nakakatakot. Yung katotohanan. Nakakatakot yun. Pag kayo'y sinungaling. Nakakatakot ang katotohanan kung kayo'y nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya kung pwede kang i-blackmail nung may alaman totoo eh. Kasi natatakot ka na maibulgar niya ang totoo. Natatakot tayo na ang totoo'y mabunyag dahil baka masira ang ating reputasyon, ang ating image, ang ating pangalan. At kung tayo mahilig mag 1-2-3 ng kapwa, mahilig tayo mandaya, mahilig tayo mang-deceive, takot na takot tayo sa truth. Kaya kung tayo lang mga kapatid na bubuhay sa katotohanan, ang dami na agad fear ang matatanggal sa buhay natin. Yung kahit sino haharapin nyo, kahit sino kakausapin nyo, ipapakita nyo mukha nyo kahit sa ang apat na sulok ng mundo, wala kayong dapat ikubli, wala kayong dapat i-apologize, you live in peace. Pero maraming itinatago, hindi pwedeng maging peaceful. Avoid having the fear of truth by living in it and by living by it. John 8:32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Jesus is truth. Those who live by the words of Jesus will be free. Lies are oppressive masters. Ayaw naman natin ang may amo. Kung pwede lang ang walang amo, ayaw natin ang may amo. Pero alam nyo ba, marami tayong iniimbento kung minsang amo. At ano yon? Kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay isang mahirap na amo. Mahirap maging amo. Kasi magiging sunod-sunuran ka sa kanya. And the problem with another lie is that you will need to invent one more lie just to keep it hidden. Just to cover it. So, only those who are by the truth and in the truth are free. Another point to remember is to avoid having to fear judgment by being saved. Yung takot ma-judge sa hell, takot pumunta sa impyerno, takot na maparusahan in eternity, sumuko tayo kay Jesus. Pagsisihan ng ating mga kasalanan. Accept Jesus into your heart as your Savior, as your Lord. I-apply nyo sa inyong buhay ang kanyang kamatayan. I-apply nyo sa inyong kasalanan ang kanyang kabanalan at kalinisan at magkakaroon tayo ng tagapagligtas. At hindi tayo kailangang matakot sa eternal damnation.
John 5:24. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. So bakit ako lilitisin muli? Eh, actually, nalitis na ako nung nilitis si Kristo. Kasi actually, ako yun. Kinatawan niya ako. He represented me. Kaya tayo nakakatayak sa ating salvation. You will not be condemned. You have crossed over from death to life. Another answer of God to people's fear is, overcome fear of Satan by living beyond his reach. Kung takot kayo sa multo, takot kayo sa momo, takot kayo sa mga maligno, takot kayo sa mga espirito, defeat evil with good. That's how you defeat evil. Ang mga piloto, pag may bagyo, nasa aeroplano kayo, i-announce, meron pong turbulence, merong bagyo ahead of us, so ang gagawin natin, lilipad pa po tayo ng mas mataas, 3,000, 4,000 feet above pa, at iilawin niya yung seatbelt sign, mag-seatbelt kayo, tataas ulit ang aeroplano, dahil ang mga pilots, they fly above the storm. So, nagtataka ka, tahimik na tahimik kayo, yung pala sa ilalim nyo, grabe ang bagyong nangyayari. Dahil pati ang bagyo ng buhay, may level lang yan. When you fly above it, kahit anong mangyari yung bagyo, hindi ka kasali. Live above the storm. Overcome Satan by living beyond his reach. Kung tayo po'y nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay sa kabanalan, nabubuhay sa grasya, pagpapatawad, paglilinis ng Panginoong Jesus, hindi niya tayo maabot. So, ba't ka matatakot? Kung nakikipag-boxing ka sa isang tao, ganun siya kalayo. Hindi ka matatakot, hindi ka abot eh. Pero kung ang haba-haba ng kamay niya, siya si Elastic Man, matakot ka. Pero kung tayo ay nabubuhay out of Satan's reach, bakit ka matatakot? John 10:29, my Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Walang makakakuha sa atin sa kamay ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na sa kanyang kamay, walang makakaagaw. Sabi ni Jesus, no one can snatch them, meaning the believers, out of the Father's hand. Hindi kayo kayang agawin ni Satan. Huwag kayong matakot kung kayo ay nasa Panginoong Jesus. 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Si Kristo na nasa atin, higit na dakila kesa doon sa nasa sandaigdigan, meaning Satan. So yung nakay Kristo must be secure. Paminsan-minsan, dinadaan-daan ng kanang konting mga takot, pero hindi yan dapat nagtatagal. Unhealthy yan. You will remember that the one who is in you is greater than the one who is in the world. At ano po ang sabi ng Luke 10:19-20? Sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Kasi po itong mga disipulo, nagbalikan sa kanya, excited na excited. Wow! Sabi niya, cool talaga. Ano yon? Bakit kayo excited? Alam niyo po ba, pati yung mga evil spirit, inuutosan namin sumusunod. Pag sinabing alis dyan, alis dyan. Pag sinabing tumahimik, tahimik. Sabi ni Lord, okay yan. Eh, huwag kayo magtaka. Ibinigay ko naman talaga sa inyo lahat ng kapangyarihan. Kahit na nga tapakan ninyo mga ahas at mga alakdan, ay hindi kayo tatablan. At hindi kayo tatablan sapagkat binigyan kayo ng kapangyarihan na talunin ang lahat. Gano'ng karami? Lahat. All the power of the enemy. Nothing will harm you. Pero sabi niya, pero small time yan. Huwag kayong sobrang matuwa dahil lang napapasunod niyo ang mga diablo. Although talagang sobrang nakakatuwa na yun, di ba? Pero sabi niya, ang tunay na nakakatuwa, eto, ang pangalan niyo, nakalista sa langit. Yun ang ipagdiwag niya. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, that moment, that instance, nalilista ang iyong pangalan. Yan ang pinaka nakakalungkot eh, pag hindi ka nakalista. Napagbigla tayong namatay at ipapipiliin na ang pupunta sa impyerno at sa langit sa mo. Pangalan ko, wala ho kayo sa langit. Ha? Tingnan mo namang mabuti, baka nandyan. Baka maling spelling lang.
At siyempre gusto mong mapasali ka dyan. But sabi, rejoice that your names are written in heaven. Philippians 2, 9-11. Therefore, referring to Jesus, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Can you imagine? There is no name given under heaven that is higher than the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee should bow. Even the knees of evil spirits will bow. At ang dami nating nakita sa Bible, sila, pag dumadating si Lord, sumasamba. Kilala nila kung sino si Kristo. At kilala rin nila ang mga tao na mayroong Kristo sa puso. Sapagkat hindi natin nakikita, pero kita ng mga espiritu, may tatak ang mga anak ng Diyos. May selyo ng espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng ganun-ganun nila lamang. Eh kung yun lang ang mga metro ng taxi at mga metro ng mga kuryente at tubig, may tatak eh. Tinggal lang yun eh. Bawal na galawin. Eh yung pang may tatak ka, meron kang selyo ng Espiritu ng Diyos. Can you imagine the sense of security that is available to God's people? So, another of God's answer to people's fear, do not needlessly fear fellow humans. Isaiah 51:7, hear me, you who know what is right, you people who have my law in your hearts, do not fear the reproach of men or be terrified by their insults. Kadalasan, mga Kristiyano, sa takot na lang sa tao, sa kapwa-tao, sa takot sa sasabihin ng tao, sa kantsaw ng mga tao, hindi sila makapamuhay na matuwid. Hindi mapatunayan na sila'y Kristiyano. Hindi mapanindigan, natatakot sa sasabihin ng kapwa. Ang katakutan natin, ang sasabihin ng Diyos. Hindi yung sasabihin ng kapwa-tao lang. Sabi, do not fear the reproach of men or be terrified by their insults. So overcome fear of good by being good. Ang takot lang naman sa liwanag yung dilim. Kung liwanag din kayo, hindi kayo matatakot. So do not fear the truthful, the honest, the straight, and the righteous by being like them. Then you don't have to fear them. Isa, natatakot ka lang naman sa mga madaldal dahil makakaidaldal. Kung wala naman siyang maidaldal, di hayaan mo siyang magdadaldal, mapagod. Kaya mahalaga yung buhay natin. Lahat tayo siguro, lahat ng tao, may mga maliliit, malalaki, munti, at mga gigantic na mga lihim-lihim sa buhay. People have skeletons in their closets. Wala naman perfect eh. Pero ang mahalaga, pag naki-Lord na tayo, paalisin na yung mga skeleton na yan. At hindi lang yon, linisin na yan. At kung nagkakaroon uli may mga mangisang-isang bumabalik-balik, linis tayo ng linis periodically para hindi sila magtagal sapagkat nagiging dahilan para malayo tayo sa Diyos. Nobody is perfect, but we can always move towards and nearer to perfection. So overcome the fear of the bad once more by being good. Ang ating best weapon is our righteousness. Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Kaya pag may gumagawa ng mali, gawa natin ang mabuti. Pero huwag naman tayo magpa-abuse. Iba naman yun. Iba naman yung alam na ina-abuse ka, tapos mo, eh kasi Kristiyano ako. Remember, ang mga Kristiyano, matatalino. Binigyan tayo ni Lord ng maraming, maraming brain. Kaya kailangan matatalino ang mga Kristiyan. Hindi ko mo Christian ka ngayon, nagpapautu-utu ka kahit kanino na lang na alam mo na yun. Hindi dapat ganun. Hindi yun kabanalan. May ibang tawag doon. Bahala na kayong mag-isip. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. So hindi tayo dapat matakot sa mga pangangailangan, sa poverty, sa kakainin. Sabi ni Lord, nakita niyo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila naggagapas. Hindi sila nag-aani. Hindi sila nagtatago ng mga grains. Pero, pinapakain sila ng iyong ama sa langit. Kayo pa kaya, mga tao? Na si Jesus namatay para sa inyo. Kung yung mga damo ang gaganda ng bulaklak, hindi sila namimili ng mga tela sa Divisoria, hindi sila nagpapagawa ng mga damit sa mga Budista o mga couturier, pero ang gaganda ng mga itsura nila, sabi ganun, eh ngayon buhay, bukas tuyo na, eh sisigan, magiging usok lang, kayo pa kaya, hindi damitan ng Diyos. Ang kailangan lang sabi unahin, seek first His kingdom and His
Righteousness. Sabi ko na nga ba, hindi na kailangan mag-preach. Alam nyo na. And all these things will be added to you. Another answer of God is do not fear, do not needlessly fear other creatures. Okay, matakot sa kung ano-anong mga hayop, mga halaman at kung ano-ano. Just use your common sense. Kung may leon, lumayo. Eh, meron naman kasi ngayon, mga resort, may mga leon-leon. Paano ka naman magpipiknik at mag-enjoy yung mga bata, yung paikot-ikot, may mga leon? Eh, kung bigla mo nakita yung leon nagtutoothpick, tapos nawawala yung anak mo, nakaka-insecure talaga yon. So, gamitin ang utak para hindi laging natatakot. Huwag lumapit. Piliin ang mga pupuntahan. Gamitin ang common sense. Hindi laging, ay, si Lord ang bahala. No, binigyan tayo ni Lord ng utak para gamitin. Do not go against what is intelligent unless, really, there is a divine presence in you na talagang sinasabi sa inyo very, very clearly, go against common sense dahil ito ang gusto ko. Bihira yun. Usually, we follow common sense. But sadly, common sense is a sense that's not always common. Yan kumisa ng problema. Of course, another God's answer is to overcome fear of nature by focusing on God and trusting. Kaya maraming parts of our lives, kailangan mag-exercise tayo ng trust in God and, of course, reliance on God's graces. Sa Matthew 8:27, matapos pahupain ni Lord yung hangin at bagyo, sabi ng kanyang mga alagad, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the waves and the winds obey. Ano ba ng klase ito? Pati hangin, pati alon, sumusunod. At kung napapasunod ni Lord ang hangin, ang alon, ang lupa, ang langit, at tayo'y anak niya, hindi ba dapat feeling secure tayo? Kasi siya ang may control ng lahat. Ngayon, ang Panginoon sa kanyang infinite mercy, infinite wisdom, e pinayagan niya halimbawa na may magganap sa ating buhay. At kung alam natin na hindi tayo naging pabaya, hindi tayo naging careless, hindi dahil result ng sinful living at napayagan ng Diyos, dapat pa rin tayo magtiwala sapagkat alam niya ang kanyang ginawa. O hindi naman kung Kristiyano ka, hindi ka na malulunod. May mga Kristiyano ring nalulunod. May mga pastor ding nahuhulog sa tulay. Diba? Meron ding mga makadiyos sa babae at lalaki na natatamaan ng kidlat. Eh kasi umuulan, namamayong ka, ang laki-laki ng payong mo, metal, tatamaan ka nga ng kidlat. Kasi ang Diyos ang author of the law of nature. And so when the law of nature takes over, it is part of His divine order. Ano bang ibig sabihin ng miracle? Miracle is when God exempts you from the law of nature. Ba, marami kang nainom ng mga carcinogens o nakain o nalanghap, nagka-cancer ka, pinag-pray ka, hinil ka ni Lord miraculously. Yun ang ibig sabihin ng miracle. Sinuspend ni Lord ang law of nature at in-exempt ka. But most of the time, we just have to abide by the law of nature because God also is the author of the law of nature. Natural, mamamatay ang tao. Kumisan eh, merong 110 years old na. Hindi na makabangon. May sakit yung mga anak. Ipag-pray nyo naman kung humaba pa ang buhay. Makapag naman kayo sa inyong ina. Hayaan nyo nang makita si Kristo. Eh kung hindi ka na nag-enjoy sa buhay, at talagang napakatanda mo na, pero kung hindi ka pa naman 110, 120, di ipag-pray natin. Pero hindi lahat ng may sakit, ipinag-pray nyo gumaling. Hihingin nyo ang kalooban ng Diyos. Isipin nyo naman kung lahat ng may sakit gumaling, hindi na puno na ng tao ang planeta, wala nang namatay. So, kailangan ding may mamatay para lumuwag ang mundo. I mean, that is the law of nature. Masakit lang ha pag naging personal. Yung pag sa inyo nangyari. Pero isipin nyo, no, kung walang namamatay, ano mangyayari? Di, siksika na. Talagang kasali yon. Kaya dapat, handa tayo doon. At tayo mga Kristiyano, katawan lang ang namamatay, hindi ang espiritu. We go direct to God when this body dies. Kaya sabi ni Paul, for me to die is gain. Nalulungkot tayo, pero hindi naman tayo nagluluksa. Kung pwede lang sanang iwasan, i-delay. Kung pwede lang, Lord, saka na ho yung to die is gain, to live is Christ na muna sana. Siyempre, ganyan ang mga prayer natin. Pero pag dumating na yung to die is gain, tanggapin. It is part of life. And it is your door into eternal life.
What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Makita po natin yan, at ulitin natin yan, at gusto ko tandaan nyo ang Philippians 1:21. For me, to live is Christ, and to die is gain. Yung takot natin sa pain, pain will have a healer. Pain has a healer. Pain has boundaries. Pain has an end. And if pain happens because of God's trials, pain has a reward. Tulad ni Job. Huwag din tayong sobrang matakot sa pain. Pag hindi tayo takot mamatay, pag hindi tayo takot masaktan, halos napakalaya nating tao. Because sometimes fear of pain enslaves us. Sa takot masaktan, lalong nakakahirap-hirap. Even when God permitted trials to come to Job, God gave limitations and God gave parameters. I-repeat nyo ito mga kapatid ng malakas. Minimize sin, minimize fear. Eliminate sin, eliminate fear. So, napakahalaga po, the more sin, the more fear. Less of God, more of fear. More of God, less. Ang relasyon ng Diyos at ang ating fear, they're inversely proportionate. When you have more of God in your life, you will have less of fear. When you have more of fear, it means you have less of God. Mas marami ang Diyos, mas konti ang kinakatakutan. Mas malaki ang Diyos, mas maliit ang takot. Napaka-importante. Colossians 3:16-17. Let the word of Christ dwell in you richly. As you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. This is how life is to be lived. Nagkakantaan ng mga salmo, mga himno, spiritual songs, full of gratitude, pasalamat, pagtanong ng utang na loob sa Diyos, pagpapasalamat, pagsasaya. Ito dapat ang buhay, hindi takot. Pero paano nangyayari? Let the word of Christ, the teaching, the truth of Christ, and mahalaga also, of Christ. Kumisan may word that are in our hearts, but not of Christ, of other people, of wrong teachings and teachers. Dapat the words of Christ. At sabi, let the words of Christ dwell in you richly. Ano ba ibig sabihin ng dwell? Live in you permanently. Yung daw salita ng Diyos ay kailangan nakatira sa atin, hindi dumadalaw-dalaw lang, hindi paminsan-minsan nandun. It must dwell in our hearts. And how to dwell? Richly, abundantly, fruitfully, nagbubunga. So I will end with a question with which I began. What do you fear? Anong kinakatakutan natin? What are your fears? Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Matthew 10:28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Kinapitalize ng Bible referring to God. Matakot ka sa Diyos. Dahil Diyos ang mag-a-assign sa'yo, ilalagay ka sa hell. Pagka hindi ka nagpasakop sa Kanya. At ang taong may takot sa Diyos, wala nang dapat iba pang katakutan. Pero pag hindi tayo takot sa Diyos, dapat tayong matakot sa Diyos dahil may judgment yon. At dapat pa rin tayong matakot sa evil. At dapat tayong matakot sa lahat. Kasi wala tayong protection. Piliin nyo lang ang isang kakatakutan. Fear God. Then you have nothing else and no one else to fear. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not